People's Liberation Army o PLA, ang buong hukbong sandatahan ng komunistang China, ang pinakamalaking army sa buong mundo. Pinaniniwalaang walang singtapang ang mga sundalo. Hindi umuurong sa kahit anong gulo. Walang katapat at walang kapantay, kinatatakutan sa buong Asya, kinababahala ng marami dito sa Pilipinas. Namamangha ang mga netizen sa mga pinalalabas ng mabagsik na militar. Tila ba kahit ang armada ni San Miguel ha walang binatbat. Subalit magugulat ka sa malalaman mo na ang mga nakabibiglang ulat sa social media hinggil sa kakayahang militar ng Chinese PLA ay hindi lahat lehitimo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang taon na naglalabasa ng mga balita hinggil sa napakalakas na militar ng komunistang China. Araw-araw aktibo ang mga social media platform na nagpapakita kung gaano kagiting katapang ang mga sundalo ng People's Liberation Army. Lalo na noong naupo sa pwesto si Xi Jinping, ipinangako na lalakas ng walang katumbas ang hukbo ng bansa hanggat siya ang namumuno. Mula noon, sunod-sunod na ang mga pahayag sa X, ang dating Twitter, sa Facebook, sa YouTube at kung ano-ano pa hinggil sa patuloy na paggaling ng sandatahan. Marami ang nagalak dahil mukhang ang matutupad ang pangako sa taong bayan. Kung dati ay mahina ang China sa digmaan, ngayon ay iba na ang usapan. Ilang taon pa lang ang nakalilipas nung naihalal ng partido sa pwesto si Xi. Inanunsyo sa buong bansa ang paghirang sa pinakabatang heneral ng hukbo. Hindi lamang ito basta-bastang batang heneral. Siya ay isang henyo. Taong 2015, inulat sa The Guardian na ang apo ni Mao Zedong ay itinalagang pinakabatang heneral sa kasundaluhan ng bansa. Kinikilala ang lalaki ng mga inchik katulad ng kanyang lolo, ang ama ng komunismo sa bansa. Kasabay nito ang simula ng modernization sa militar, ang paggawa ng mga makabagong sandata panlaban, kakaibang uri ng armas, mga orihinal na disenyo sa China na hindi pa nakikita ng mundo. Isa-isang naglabasa ng mga makabagong sandata ng militar, mga made in China na howitzers, armored vehicles, rocket launchers, mga tangke at marami pang iba. Tapos noong taong 2016, pinahayag mismo ng mga komunista sa kanilang State Council Office ang inaugurasyon ng bagong tatag na PLA Rocket Force sa bansa, ang ahensya na mangangasiwa sa lahat ng mga may kinalaman sa paggawa ng mga bomba at pasabog ng militar, kasama na ang sandata nuklear. Dahil sa mga pagbabago, pinuri at hinangaan sa social media ang PLA. Mula nang pumuwesto si Xi Jinping, maririnig at mababasa sa kahit anong platform ang tema hinggil sa napakalakas na Chinese military. Sunod-sunod din ang paglabas ng mga litrato na nagpapakita ng walang humpay na pag-eensayo ng mga sundalo. Isang beses kasama pa ang Canadian Army sa malamig na rehiyon. Patunay sa katatagan ng mga inchik sa kahit anong kondisyon. Pero, pag-eensayo para saan? Taong 2018, sinabi sa The Strategist na marahil gusto ng China na atakihin ang isa sa kanilang mortal na kaaway, ang Estados Unidos. Sa pahayag na ito, nabahala ang maraming bansa, lalo na yung mga nasa Asia, katulad ng Taiwan at Japan. Marami din sa Pilipinas ang nabahala at nagpahayag ng kanilang sentimento hinggil sa nagaganap ngayon sa WPS na kesyo huwag daw lumaban sa China dahil mapupulbos lang ang Pilipinas. Is author of The Coming Collapse of China as well as China is Going to War. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory. Ganun pa man, marami ang nagdududa sa bagong lakas na pinamamalas ng mga komunista dahil wala nga itong karanasan sa mga labanan. Isang katotohanang mahirap itanggi ng kahit sino man. Pero kalaunan, sa ikinagulat ng madla, ipinayag ng China Arms tagapag-ulat ng mga komunista noong buwan ng Oktubre taong 2021
na aksidenteng nailabas ang ilang litrato ng mga kawawang Indianong sundalo na natalo ng China sa labanan sa Ladakh. Pinakita ang mga sugatan, puro basa at tila walang laban. Ayon sa mga ulat, 300 Indiano ang napatay ng mga Inchik. Tapos sa kabila, pinakita ang litrato ng mga nagwaging sundalo ng PLA. Partida pa, kaunti lamang sila. Ang pagwawagi ng PLA laban sa mga Indian soldiers sa rehiyon ng Ladakh ay patunay na malakas na talaga ang militar sa bansa at hindi na pwedeng punahin na ito'y walang karanasan sa labanan. Kaya sa Pinas, dumami ang umidolo sa mga Inchik. Binalita ng The Print ang isang video na nagpakita sa pagpugay ng mga sundalong Inchik sa kanilang bandila matapos ang labanan sa Ladakh. Sa video makikita ang mga kumakantang sundalo kasabay ng isang epic na dugtog. Marami sa social media nagpost ng kanilang makapagdamdaming pakikiramay at nagsabing naiyak sila sa video dahil sa kabayanihan ng mga sundalong Inchik. Patunay lamang na handa na sila sa anumang labanan. Paano nabudol ang buong mundo? Dahil sa pagkapanalo ng PLA laban sa mga Indiano, sumabog ang social media. Tuluyan ang kumalat ang mga balita sa napakalakas na militar ng mga komunista. Naging usap-usapan ito sa mga platforms. Marami ang nabahagang buntot na parang basang aso. Pero teka muna, may ilang napuna sa mga pinalalabas na video. Yung isang kumakantang sundalo sa Ladakh ay isang artista, si Wu Jung sa pelikulang The Battle of Lake Changjin. Sikat ito sa China kaya namukaan ng ilang Weibo account. Tapos marami ang nagtatanong kung bakit may babaeng nandoon at tumaawit din kasama ng mga sundalo. Dahil namukaan ito ng ilang Inchik, isa ring artista na si Xi Nan sa 2007 drama series na Jianxing Jianzia. Ang sabi ng Op India na matapos ibulgar ng ilang Weibo account yung mga artista na nasa video, may dumilit sa kanilang account. Nabuko din ng ilang netizens yung mga litratong pinakalat na may sumukong mga Indiano. Dahil sa iba-iba ang uniforme ng mga nasa video, yung jacket ay iba-iba ang kulay, tapos may ilang mali ang suot na army boots. Mayroon pang mahabang buhok, bawal sa Indian Army ang long hair. Dito nagsimulang mag-isip yung mga netizens na maaaring mayroong panlilin lang na pinakikita ang mga komunista. Subalit marami rin na nagtatanong kung hindi raw totoo ang pinalalabas ng China, bakit kalat na kalat ito sa mga social media. Ayon sa foreign policy, ilang taon lang matapos ang pangako ni Xi Jinping na palalakasin ang hukbo ng bansa, napagalaman na mayroong halos kalahating bilyong peking social media post mula sa mga Chinese trolls ang biglang naglabasan sa internet. Pumupuri at sumasang-ayon sa mga videong gawa ng PLA. Iyan ay noon pang mga nakaraang taon. Mantsakin mo kung gaano karami na ang mga fake post ngayong 2024. Hindi lang iyan, yung mga balita na mukhang mga Amerikano ang nagpahayag para sa China ay hindi pala totoong mga tao. Ibinulgar ng WeYou News noong isang taon na AI generated yung ginamit na news reporter ng mga komunista. Sa madaling sabi, ito ay deepfake. Tapos yung palang litrato ng PLA na kasama ang Canadian Army na nag-eensayo ay peke din. Nahuli sa Boom Live na ito ay lumang litrato at hindi pagsasanay ng China sa Ladakh. Ayon sa ulat, ang mga ito ay kuha noong pang 2018 at 2014 sa kanilang joint military drill. Nabuko din ng medium yung mga litratong nagpakita ng mga sundalong Inchik na nakapasok sa isla ng Taiwan. Ito pala ay mga Taiwanese na nag-eensayo noong taong 2017 pa. Pati yung balita sa mga tangke na nakapasok raw sa Taiwan, ayon sa France 24, ay video noong pang 2022 nang bumisita si Nancy Pelosi sa isla at hindi ito tangke ng mga Inchik. Pati yung mga banta na aatakihin ng Amerika sa isang video ay peke din dahil binalita sa ABC News na yung ibang clip sa video ay hugot sa ilang action movies. At yung pinakabatang general na apo ni Mao Zedong na di umano ay henyo raw, napatunayang hindi naman at marahil may pagkasintu-sintu pa dahil noong ito ay pinasulat ng mga malalalim na kasabihan,
makikita na hindi ito maayos magsulat. Pinakita pa nga na nagkamali ito ng spelling sa isang Chinese character. At noong inanyayahan ito sa isang programa, nagsimulang magduda na talaga ang marami. Kung ito ba ay henyo o isang palabas na naman. Yung sinasabing state of the art na bagong sandata para sa modernization ng China, ang sabi ng USNI ay mga gaya lang pala sa ibang bansa at hindi original. Kaya naman marami ang nagsasabi na ang lakas ng militar ng China ay hindi totoo. Ito ay palabas lamang katulad ng maraming pambubudol ng mga komunista. Anong aral ang mapupulot dito? Minsan ang mga lumalabas sa social media ay may katotohanan, pero mayroon ding iba na puro lang kalukuhan. Mababatid na ang panluloko ng iba ay nakatatak na sa kanilang puso at ang pambubudol sa kapwa ay hindi na nila mababago. Kaya marami ang nadadala sa kanilang pambubulas, nababahagang buntot at natatakot sa kanilang anino. Kaya maging mabusisi sa mga nakikita ng mata, suriin ang matyaga ang mga nababasang payag. Dahil sa ika nga nila, there's more than meets the eye. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusa ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Mao Zedong